Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-17 sa buwan ng Enero, taong 2013. Ito po ang TVNet News Live. At sa ulo ng ating mga balita, bangkay ng babae lumutang sa Bukayaw River. Kinininalang car na pa-chop-chop na motor na kumpiska. Walk and Prayer Rally for Safe 2013 election isinagawa sa siyudad ng Calapan. At sa detalye ng ating mga balita, matapos ang paligsahan ng State Colleges and Universities Athletic Association 2013 sa siyudad kung saan ilang paaralan rin ang nagamit bilang billeting quarters ng mga delegado, balik eskwela na sa kasalukuyan ang mga paaralan itong ika-17 ng Enero taong kasalukuyan. Ilan sa mga paaralang nagamit sa naturang skwaa ay ang paaralan ng Calapan Central School, Santo Niño Elementary School, Camilmil Elementary School, Adriatico Memorial School, Lalud Elementary School, JJLJMNHS, Minscat Calapan City Campus at iba pa. Sa pagbisita ng News 19 sa mga paaralan, kasalukuyang nagtuturo na o regular na ang klase dito. Ilang mamagulang naman ang voluntaryong naglinis ng kapaligiran ng eskwelahan upang mapanatili ang kalinisan ng mga ito para na rin sa kaligtasang pangkalusugan ng mga mag-aaral. Samantala, isang makasaysayang kaganapan ang ginanap sa New City Hall ng lungsod noong 14 ng Enero ng lagdaan na City Mayor Doyle Acion at Oscar Rica Flanca, Pangulo ng Federation of Senior Citizens Associations, Calapan City of SCAACC, ang usufruct agreement for our land use na dinaluhan at sinaksihan ng ilan pa mga opisyales ng lokal na pamahalaan at mga kawaninang pamahalaang lungsod. Ang nasabing kasunduan ay nagpapahintulot sa FESCAC na gamitin ang 1 hektaryang lupain sa Barangay Sapul na pag-aari ng pamahalaang lungsod sa loob ng 50 taon upang pagtayuan ng senior citizen complex na panangangasiwaan naman ng PAIS. Ayon sa punong lungsod, nakita niya ang pangailangan ng mga pangunahing mamamayan upang magkaroon ng kaaya-ayang pagtanda o graceful aging, kung kaya't pinagpasyahan niya 10 ng sanggunian panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Jojo Perez na ipagkaloob ang kanilang matagal ng kahilingan. Lubos naman ang pasasalamat ni Ginoong Rica Flanca sa nasabing complex na kapapalooban ng 1 activity center, mini park at iba pa. Magkakaroon din ng retirement home para sa mga senior citizens na may kakayanang bumayad at home for the aged para naman sa mga indigent senior citizens. Magbabalik po ang TVNet News Live. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Matatandaan na nitong 4 ng Enero, isang grupo ng kalalakihan ang niratrat ng mga hindi pa nakikilalang mga suspek sa Barangay Lumang Bayan, Bako, na nagresulta sa pagkakasawi ng isa sa mga ito na si Marvin Balaibo Magadja at pagkakasugat naman ng kaniyang kapatid. Sa 3rd progress report ng Bako Municipal Police Station, nakumpirma na ang mga nasabing kalalakihan kabilang na ang napatay na si Marvin Magadja, kasama si na Marvelous Balaibo Magadja, John Dela Balaibo Vega at John Carlos Zamora alias Bojo ay may kinalaman sa naganap na pagpatay sa isang Andrew Minguela noong 2 ng Enero, taong kasalukuyan malapit sa isang resto bar sa Barangay Lumang Bayan, lungsod ng Calapan. At di umano'y nagtungo ang mga ito sa bayan ng Bako upang magtago sa otoridad.
sa kanilang pagsisiyasat. Ayon din kay SPO3 Michelangelo Abutar, napansin nila na ang 15 empty shells ng M16 at 12 empty caliber 30 carbine ay nakuha sa direksyon kung saan nagtungo si Bojo upang tumakas sa mga bumabaril sa kanya. Naon na pa sa naturang pamamaril, isa namang robbery hold-up incident ang naganap sa isang rice mill sa barangay Tawiran sa lungsod noong 22 ng Nobyembre ng nakarang taon, kung saan inimbestigahan ng pulisya ang di umano'y pagkakasangkot rin dito ni Bojo. Kaugnay nito, patuloy naman na umuusad ang pagsisiyasat ng kapulisan upang alamin kung ang ginawang pagratrat sa grupo ni Bojo ay may kaugnayan dito. Bunsod na rin ang nakitang mga empty cartridges sa direksyon kung saan ito nagtungo, kung saan lumalabas di umano na siya ang pangunahing target ng mga suspect. Sa kasalukuyan, pawang di patyak ang kinaroroonan ni Bojo at ni Elgin Vega na pawang nakatakas sa naganap na pamamaril. Sa bisa ng search warrant na inihain ni Honorable Judge Recto Calaboca laban kay Magellan Servaso sa pinagsanib pwersang operasyon ng Provincial Intelligence Branch Oriental Mindoro PPO, 3rd Platoon ng PPSC at Roas Municipal Police Station sa panguna ni Chief Police Superintendent Bonard Briton dakong 3:30 ng hapon noong 11 ng Enero taong kasalukuyan sa Barangay Mabuhay Bayan ng Rojas nang maaresto ang nasabing suspect. Nakumpiska sa suspect ang isang homemade na kalibre ng 22 pistol, 2 38 revolver, isang 12-gauge shotgun homemade, piraso ng assorted woods, magazine, ilang mga hinihinalang materyales na pinaniniwala ang ginagamit sa ilegal na paggawa ng baril at iba't ibang klase ng basyon ng bala at live ammunition na matataas ng kalibre ng baril. Samantala, kalaboso ang lalaki habang kasalukuyang inihahanda ang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag nito sa illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa election gun ban na kasalukuyang ipinatutupad ng COMELEC. Susunod, hinihinalang carnap at chop-chop na motor na kumpiska. At bangkay ng isang babae lumutang sa Bukayaw River. Yan at iba pa ang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. 1 new furniture for your home? Look no further, local imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Homemark Commercial Booth Outdoor and Indoor Furniture, designed to beautify your home. More than 10 years of delivering quality furniture. Homemark for furniture that best suits your home. Homemark, the mark of modern home. Isang konsernadong individual ang tumawag sa hintilan ng pulisya sa lungsod upang ipagbigay alam ang kahinahinalang pag-chop-chop ng isang Suzuki 110 na motorsiklo sa Barangay Lazareto umaga ng 17 ng Enero taong kasalukuyan. Agad nagsadya ang mga otoridad sa nasabing barangay at huli sa akto ang suspect na nakilalang si Nagari Ines, 24 na taong gulang, may asawa at residente ng Manganan Uno, Bayan ng Bako, kung saan nagawa pang tumakbo nito at ng 3 pang mga kasama, ngunit nagawa siyang hulihin ng kapulisan. Samantala, base sa salaysay ng suspect, hindi umano niya alam kung saan galing ang sasakyan na dinala di umano ng 3 nitong kasamahan sa naturang barangay upang dito ipa-chop-chop sa kanya. Di naman itinanggi ng suspect ang nagawang pagkakasala. Samantala, nagingit-ngit naman sa galit kay Ines, ang may-ari ng motorsiklo na si Sergio Delgado, residente ng Barangay Canubing Uno sa lungsod. Ayon dito, 9 na nilang ginagamit sa paghahanap buhay ang nasabing motorsiklo na nawala gabi noong 14 ng buwang kasalukuyan sa harapan ng kanilang bahay. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ng kapulisan upang mahuli ang mga kasabwat ni Ines at desidido ang may-ari ng motorsiklo na sampahan ito ng kaso. Isang bangkay ng babae ang natagpo ang lumulutang sa Bukayaw River sa bahagi ng Barangay Del Pilar, Bayan ng Nauhan, hapon ng 14 ng buwang kasalukuyan. Ang nasabing labi ay nakita umano ng 2 residente ng naturang barangay na agad namang ipinagbigay alam sa pulisya.
sa pagsisiyasat ng SOCO team. Nasa 4'10 hanggang 5 feet ang taas ng biktima, pinatay ang nasa 22 hanggang 27 anyos. Nakasuot ng maong na pedal at brown na sweatshirt. Nagsasagawa naman ng investigasyon ang Nauhan Municipal Police Station para sa posibleng pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng pagkamatay nito. Susunod, Unity Walk and Prayer Rally for Safe 2013 isinagawa sa siyudad ng Calapan. Tampok ang balitang yan sa aming pong pagbabalik. Morningstar Properties and Development Corporation, Good Shepherd Country Homes give a breath of fresh air, greenery and peaceful surroundings. Experience the charm of relaxed countryside life. It's just 3 minutes away from the town proper. Good Shepherd Country Homes is the place you would want to call home. Offered single attached, townhouse and combined townhouse can avail through Pag-ibig Fund. Morningstar Hills, exclusive subdivision, top of a hill, create your own exterior design houses. Morningstar Properties and Development Corporation. For inquiries, call 043-288-1600. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. Also adjust to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want. And all that you need. Bilang deputized agency, katuwang ng Commission on Election sa pagpapatupad ng batas tuwing election period, isinagawa sa siyudad ng Calapan ng isang Unity Walk and Prayer Rally for Safe or Secure and Fair Election 2013, madaling araw ng 17 ng Enero taong kasalukuyan. Dinaluhan ng nasabing aktibidad ng iba't ibang ahensya ng kapulisan mula sa regional headquarters ng PNP sa rehiyon ng Mimaropa, COMELEC, NAMPRES, PPCRV, law enforcement gaya ng DILG, Philippine Army, mga religious group, estudyante at iba pa. Nakaisa rin ng ilang kilalang personalidad at opisyales ng kapulisan at gobyerno upang ipakita ang kanilang hangaring magkaroon ng maayos, matahimik at ligtas na halalan. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney John Mark Tambasacan, layunin ng aktibidad na maipaabot sa bawat individual at ahensyang may kinalaman dito ang kalagahan ng patas at ligtas na halalan sa darating na local at national elections na magaganap sa buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Kaya yung Unity Walk, no? Pinapagod natin dito na ang mensahe natin dito ay magkakaisa, no? Lahat ng dito ay pagkakaparan natin ng lahat ng karoon ng honest order of election sa pagkakaparan ng PNP na sa harin nila ng karoon ng secure and fair election sa 2013. Umaasa naman ang opisyal na mabibigyang atensyon ng nasabing Unity Walk ang mga kandidatong individual maging ang mga mamamayan sa lungsod, ang kalagahan ng pagkakaisa hinggil sa nalalapit na eleksyon. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News 9 7 Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Mariring mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, Katotohanan at Servisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.